Hello, welcome to Water Sign Philippines. So ito reading natin for Water Sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Take only what resonates, guys. Bale, hindi ito magre-resonate sa lahat, ha. Of course, hindi ko makukuha lahat ng energy ng Water Sign sa mundo. Kung gusto mo, pwede kang magpa-personal reading. Jing Tarot Reader, search mo na lang siya sa Facebook. And if you want to avail evil eyes, mga pampaswerte, feel free to check na lang yung TikTok shop namin. Unipri. Okay, thank you. Let's start the reading. This is for Water Sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Let's start the reading for Water Sign. Okay. Para sa mga Water Sign, messages para sa mga Water Sign. Okay. Water Sign. You deliver the Ace of Swords, the Seven of Wands is here. Bottom of the deck is the Seven of Cups. And Cancer, Scorpio, Pisces. I can see a lot of offer na paparating sa'yo. Or nandiyan yung iba. Or yung pa-isa-isang offer sa'yo. In the near future, there's another offer. Hindi pa natatapos dyan. Or magsisimula na ito, paparating na yung mga new offers para sa'yo. Maybe it has something to do with work. Maybe it has something to do with love. Maybe it has something to do with self-improvement. Maybe a friend will tell you, oh, tara, punta tayo sa ganito, punta tayo sa gym, punta tayo sa ganito, ganyan. Maybe someone is going to offer you na, tara, punta tayo dito sa school na ito to, you know, gain more knowledge regarding this stuff. Yeah, there's a lot of offers for you. The Seven of Wands, I feel like, yeah, you have the decision. Hindi naman lahat kailangan mong i-accept. Especially with regards to love, with regards to people. Lalo na kung marami kang suitors or ikaw itong maraming manliligaw, maraming malapit sa'yo, hindi naman lahat yun kailangan mo i-accept. Of course, you need to let go of people na feeling mo hindi naman mag-work out or hindi magbibigay ng maayos na commitment for you. Like, you have your choice. And during this time, you just have to trust the process and focus on enhancing yourself, your self-worth. And kailangan i-address mo yung mga bagay na nagkakaroon ka ng doubts or hindi ka sigurado or you feel like hindi ka okay dito. You have to let go of negativity. Maybe if you are currently in a relationship which is hindi na masyado nag-work out para sa'yo, like with the Ace of Swords, marami ka na naiisip na negative this about this person or people, you need to be selfish. Kailangan mo maging selfish, you need to let go or cut off these people kasi may mga bagong dadating. Like new offers, new relationship, new people sa buhay mo. Okay, you have a lot of options in the near future. In the near future, wait lang. Person pala mo. Person mo pala. Next. Main energy niya, you do have the page of wands, the Ten of Cups. Wait lang ha. So, minum lang po ako ng Yakult. Anyway, Ace of Cups is at the bottom of the deck. And then, mutual energy for Water Sign. Playfulness, okay. You could be dealing with a person na, I mean, mahirap siyang hindi pansinin. Mahirap siyang hindi kausapin. May times na nakakainis, nakakaasar siya. Maybe this is a friend. Maybe this person is very playful. Maybe this person is parang bata. Parang ganun. Or masyado niyang tinitrigger yung mga maybe childhood memories mo. And maybe this person is also beautiful, babae man or lalaki. Like, he or she is so, alam mo yun, parang bata, napaka
ano, napaka-inosente. Or kahit marami na siyang alam. Like, pag tinignan mo siya, para siyang bata talaga. Para siyang inosente sa mga pinagagawa niya, sa mga actions niya sa buhay niya. Like, you feel like, this person needs me. Parang ganun. Parang kailangan niya ako. Kasi para siyang bata eh. Parang kailangan niya na mag-guide sa kanya. I feel like you do have a lot of concern sa taong ito. But, you know, pwedeng may challenging times or hindi okay yung connection ninyo ngayon. Or, there's like, some of you, there's a communication sa inyo. Maybe hindi man ganun kadalas, but maybe once a year or dumadating yung time na, yeah, maybe once a year nagkakaroon ng maayos na connection and the next year naman, parang, ano eh, fluctuating yung connection. But I can see with the Page of Wands, this person is, yeah, maybe recently lang nag-message siya sa'yo. This could be the person na nasa inbox mo pa. Yeah. But if you cannot relate to this, okay lang, wag mo pilitin. And the Ten of Cups, I see a lot of paghihintay regarding dito sa person na to. The Ace of Cups, I don't know, it feels like you do love each other and hate each other at the same time. Diba? Pareho kayo. You love and hate each other at the same time. Pareho. Maybe this is a friend who is being honest with you or nagiging honest siya with regard sa kanyang goals and ayaw mo yung goals niya. So you hate this person or you hate that you love this person. May ganun. Love and hate kind of energy. Or hate mo yung pagiging playful niya or pagiging childlike niya. Anyway. Emotions sa isa't isa. Six of Cups. Yeah, this is a person in the past. King of Swords is here. Queen of Pentacles. You do have here the Magician. Ace of Wands in the Tower. Bottom of the deck is the Queen of Swords. Okay. Mutual energy. Forgiving and learning. And Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius. Pay attention to the red flags. I'm feeling like there's a lot of chance na dumating sa inyo regarding a renewal of connection, commitment. Nagkakaroon ng opportunity na magkaroon ng attachment sa inyong dalawa. Especially with regard sa material na bagay. And the Six of Cups, I see this as you do love this person. Maybe kasi marespeto siya or mahal niya rin or you feel like kaya niya mahalin ang magulang mo, like something to do with mother or father, it doesn't matter, pero mataas ang respeto mo sa taon to. Okay, isang taon to with the Magician, gusto niya mag-reach out sa'yo pero masyado kong mahirap i-reach out. So this person with the Tower is like, and I feel like there's an ending of a connection, communication, kasi nahirapan siyang i-pursue ang connection nito. Like, maybe you do have a lot of people in your life na nagiging dahilan para mahirapan siyang mahipag-connect sa'yo. Okay? And may mga nananakot or nagbibigay sa kanya ng dahilan, matrigger para wag nang makipag-connect or communicate sa'yo. And maybe it's from your side or galing sa side niya. Kumbaga, ang hirap makipag-connect, communicate, ayoko na, natatakot ako. Or this person is like, for now, ayoko niya layuan, pero parang napipilitan siya lumayo. Parang ganun. So, what will happen in the future sa inyo dalawa?
Yeah, I feel like may nagiging dahilan para umiwas siya. And maybe it is coming from you, like... You deserve love. You do have your engagement. Bottom of the deck is love yourself first. So in the future, I see you missing this person. The world is here. You're dealing with a funny person, like he or she might be a very cute person. Meron siyang cute personality. Nakukuha ko yung ano niya, maybe comedian or ano talaga siya, ma-playful, so cute, parang gano'n. Anyway, this person is really addicted to you in the future, like... Wala siyang pakialam sa boundaries. Ngayon, medyo natatakot siya might be sa boundaries na yun. But in the future, I can see na wala siyang pakialam. This person is, you know, trying to hide in their future pagdating sa emotions niya sa'yo. Maybe, ito try niyang i-conceal or itago itong emotions na to. Pero kitang-kita naman, hello, kahit hindi niya sabihin, kahit hindi siya gumawa ng actions or hindi siya literal na magsabi ng I love you. This person is going to, you know, to love you, and wala siyang choice, and kahit itago niya yon, you can see it clearly. The Five of Swords, I can see na maaring someone here, ayaw niya mag-share, and the Three of Wands, I can see you checking out on this person kapag may... Honestly, if you are in another connection, in another relationship, you're being playful, you're not telling the truth to the person na kakonect mo. Like, maybe may pagpansin kang gagawin with regards to this past person, and then the new person, nandyan lang siya. Pero pag nakatalikod siya, you're doing something behind his or her back. The world is here. You're being open here, vulnerable. But you know, you do have to love yourself first. So, love yourself. Kung ano yung tingin mong mas gusto mo, mas makapagpasaya sa'yo. This is the thing na wag mong iwasan. Like, you have to face this. Retreat. And if you need to disconnect to the world, if you need to, you know, alisan yung mga dapat mong alisan, just do that. You know, and then nakakita tayo ng award na, or itong pagalis mo na ito will be very rewarding para sa'yo. Okay? If you really do love to write books, nakikita natin na magbe-benefit ka rin dito. Maybe if you publish a book, nakikita natin yung mga followers or maraming tao ang mag-acknowledge or makakapansin ng book na ito. You have the Five of Pentacles. I see this as you have no choice. Mamimit at mamimit mo tong person na ito. There's a lot of changes in the future sa inyong dalawa. The Sun is here. I can see you being happy in the future. Hindi mo siya kayang iwasan. Okay. And I feel like yung iba sa inyo may ginagawang pag-i-spy dito sa person na to. Yeah, kunwari pa, no? Kunwari hindi pinapansin, kunwari wala lang, pero deep inside may pag-i-spy na ginagawa. In the future, or maybe ngayon pa lang gano'n na ginagawa mo. But anyway, thank you for watching. I love you all and bye-bye.